another patay na nilibing. Ilan na ba yung na-witness natin ngayon? Dito sa North Manila North Cemetery. Anyway guys, nandito tayo ngayon kay sa puntod ng ating presidente na si Ramon Magsaysay. Si Ramon Magsaysay, siya po yung presidente natin guys na napaka-masa, no? From the masses siya guys, bago siya naging presidente. Ano ba yung work ni dating Pangulong Ramon Magsaysay bago siya naging presidente, no? Pangulo ng Pilipinas mula 30 December. No. Tama. Teka. December 1953 to March 1957. So, di pa ako pinapanganak, guys. Pero ipinanganak siya noong August 31, 1907. Then namatay siya 17 March 1957. Ah. So, yun, namatay siya 1957. Anyway, yun po yung kanyang nakasulat doon. The president should tumabasa, lapit tayo. Ito yung kanyang legacy, no? Ayan, mga kasabihan. The president should set the example of a big heart, an honest mind, sound instincts, the virtue of healthy impatience, and an abiding love for the common man. Ayan, yun po ang kanyang motto in life. Tama lang naman, di ba? Siya ang magiging example, no? Sa kababaang loob, no? Hindi yung tawagan. Yung presidente na nga siya, nag-ano pa siya as presidente talaga. Oo. Tapos ito yung si Ma'am Luz Banzon Magsaysay. Kanyang wife ito. 1915, pinanganak. August 2004, namatay. Uy! Medyo humahaba ang buhay ni Mama Luz Banzo, no? 2004 lang siya namatay. Ayan. At medyo malayo ang agwat nila, guys, no? Ipinanganak si Ma'am Luz noong 25 July 1915. Samantalang si Ramon ay 1907. So, 8 years ang nila gap. Ang 8 years po ang tanda ni Sir Ramon kay Ma'am Luz Banzon Magsaysay. So far sila pa lang dalawa yan. Sila pa rin dalawa lang ang nailibing dito sa Manila North Cemetery. Hindi pa ako pinanganak nung maging presidente siya. So wala akong alam sa kanyang governance kung, pero tingin ko mabuting tao ito kasi love siya ng mga masa. Samantala, andito yung farm flag, Philippine flag. Para siyang Rubik's Cube, no? Ayan. So, tamang-tama, no? Ka-elect pa lang ni Marcos, Bumbong Marcos, bilang bagong presidente. Tapos, nandito tayo sa puntod ni Magsaysay. After Magsaysay, may isa pang presidente bago si Marcos, no? Si Macapagal, right? Diosdado Macapagal. Tama ba ako, guys? Correct me if I'm wrong, no? After ni Magsaysay is Macapagal. Yung tatay ni Gloria Macapagal Arroyo. So, yun. Tapos dapat may isa pa Magsaysay na magiging presidente, di ba? Kasi parang yun ang nagiging trend, eh. Dalawang Marcos na nagiging presidente, dalawang Aquino na ang naging presidente, dalawang Macapagal na ang nagiging presidente, dalawang Aquino na ang nagiging presidente. O, sino pa ba? Dapat may isa pa Magsaysay. Di ba? O, sino ba? Mayroon ba mga anak to na nasa politika? Alam ko dati may si May anak to na si Ramon Magsaysay, may anak to na si Magsaysay, di ba? Sino ba 'yan? Naging senador 'yun, di ba? Kalimutan ko na ang name. So ito po yung kapaligiran ng
mausoleo ni Ramon Magsaysay, wala siyang caretaker, so kitang-kita yung mga nalalagas na mga mga dahon mula sa mga kahoy. Oo. Pero feeling ko mayroon naman nagbo-volunteer kasi nakita nyo dito parang may itinambak naman dito yung mga dahon. So from time to time siguro mayroong nagwawalis dito. And syempre pa ay tag-ano ngayon, tag-ulan, so mga nalalagas yung mga dahon ng puno ng mga kahoy. Maraming puno dito guys sa kanyang ano, mausoleo, no? May puno ng ano ba tong puno na ito? Check mo na dito muna tayo mag-start. May puno ng ano yan yata, talisay, puno ng talisay kung di ako nagkamali. And then may nyog na hindi pa namumunga. Then sa likod ng nyog ay merong mangga na hindi namumunga. Merong isang palm, no? Palm. Asa may palm? Nakikita ba ang palm? Palm. May palm tree. Another palm tree sa likod. Palm tree ba yun o buko? Nyog. Another nyog. And then ito. Itong punong kahoy na ito. Ano yan? Parang nara ba yan? Hindi ako nagkakamali. The another mga nyog. Ayan, nyog. The another matatayod ng mga kahoy. The another, yung napakalaking kahoy ito. Yan yung talisa yata. So yun. May mga bench dito na pwedeng umupo ang kung sino man, no? Na to pay respect of the late Ramon Magsaysay. Okay. Malaki ang loan. Malaki ang space. Malaki ang area. Dito, merong gate. Wala. Pwede pumasok kahit sino kasi di naman nakalock. Tapos, this side naman, tutunguhin natin dito yung parang north side. Meron din isang gate. Tingnan natin kung bukas ba or check natin. Where's your another gate dito? Okay. So, bukas din siya, guys. Bukas din. And then, this will lead to another puntod. Kung sino man po siya dyan. So, malaki. Malaki ang ano. Wala pang nadagdag na namatay sa pamilya ng mga Ramon Magsaysay. Ni Ramon Magsaysay. No? Sila pala mag-asawa. Si Ma'am Luz Banzon at si Ramon Magsaysay. Samantala guys, sa tapat nito, check natin kung makita. At tapat ng tapat mismo ng mausoleo ng ni Ramon Magsaysay ay si Claro M. Recto. Yan, check natin. Hindi siya maano. Yan, Claro M. Recto po 'yan, guys. Sa kanya po ipinangalan yung street na Claro M. Recto. So magtapatan sila, guys. Siguro mag-best friend sila noong araw. Mag-best friend siguro sila. So guys, ito na. Ayan, tinuro po ko po kayo sa puntod ni then President Ramon Magsaysay. Salamat Sir Ramon sa iyong pagmamahal sa Pilipinas during your reign. Thank you so much. And guys, please subscribe and please share. And click that notification bell sa ating YouTube channel na Timmy Basil for more updates. Maraming salamat. God bless. Bye-bye.